Kinabukasan, isang sorpresa ang dumating sa mga retiradong pari. Nakatanggap sila ng dalaw mula sa mga madre ng Daughters Immaculate Conception of Charity. These are the sisters who will take us in Domus. Sila eh. Adapter ng po, Father. Ang mga madring ito ang naatasang mag-alaga sa mga pari paglipat nila sa bagong building sa Silay na naipatayo sa pamamagitan ng donations. Can I transfer there? Are you good to transfer in Silay? It's a nice place. Wide space. Very airy. Hello, even the sister are here. Maganda sisters. Guapa mga madre, no? Guapa? Guapa. Hindi ko apo mo ng caregiver. Okay ka lang? Okay? Nice place. It was, you know that, it was the Hacienda Makina. Tapo nga building na aming lugar. Po, ang feeling ko is, very challenging, syempre, from in my part. Kasi, before we're just praying for the sick, and now this is the reality that we need to be really intact, to take care of the sick. And they are very special person, clergy, priest. And this is a very first time for us, but we will try our best to give the best care for them. Karamihan sa mga pari, nasa loob lamang ng kanilang silid, nagpapahinga. Ngunit para kay Father Bibit, espesyal ang araw ng Linggo dahil co-celebrant siya sa isang misa. Hindi kong wala kulang. Kung kumamina, hindi nuloom. Ang kumeno, ang arap mo. Oo, ikaw, ano lang magdahan mo. Ano magawa natin, ano nangyari. Okay lang. Isang misa lamang ang pinupuntahan ni Father Bibit. Sapat na ito para makumpleto ang kanyang araw. Dahil sa ngayon, hanggang pakikinig lamang ang maaari niyang gawin. Para naman sa iba pang mga nakatatandang pari sa Domus Day, iba na ang kanilang pinaghahandaan. It's a matter of preparation, I think, an attitude sa readiness for accepting death. I am thinking that I will die also,
Ha? Why should not I, why should I say no when I know, when I know that I am sick? It seems my life is no longer natural but artificial. You are living on a artificial kind of medicine that continue to sustain your life. To live is Christ, to die is gain. I think one also of the things that we have to realize as we progress in our ministry and as we retire, that's not just a retirement physically, but more on how we prepare for heaven. No? We have to settle down. We have to be focused more on how we have to pray now. We have to really put ourselves in communion with God. Do you think all priests go to heaven? I don't know. Katungkulan ng mga paring magpakalat ng mabuting salita ng Diyos para sa ikasasalba ng ating mga kaluluwa. At sa pagkakataong kailangan na nilang magpahinga, kapwa pari at tanging Diyos lamang din ang kanilang masasandalan sa huling araw ng kanilang mga buhay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jay Taruk at ito ang Eyewitness. Pagdayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginarian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta. Sang selangit.